So what's up mga kabugoy? Ito po ang inyong likod, Kabugoy from Cagayan de Oro City, Rams Motovlog. So in today's video mga kabugoy, tawag na ito. Papalitan natin mga kabugoy yung ating spark plug. Gawa ng wala lang, gusto ko lang palitan kasi according din mga kabugoy sa ating manual, sa manual ng ating NMAX is every 6,000 kilometer need na natin palitan ng ating spark plug. So ngayon ang itinakbo na kasi ng motor natin is, kung makikita nyo yan, 17,675. So ang taas-taas na, matay na pusa, ay bastos, nasa gasaan. So yun, 17,675 kilometer na. So first time natin ito magpalit mga kabugoy ng spark plug, kaya bibili tayo ngayon, punta tayo ng Yamaha kasi doon lang tayo makakabili ng original, siguro original na NGK, which is yung naka-advise talaga sa ating NMAX. So yun mga kabugoy, tara, samahan niyo ako. Kaya ipasok muna natin yung ating intro. So intro, pasok. So yun na nga mga kabugoy, kaya nga nang sinabi ko kanina, ipapalit tayo ng spark plug. Gawa ng medyo lang naman. Kumbaga sa ano, bata pa naman itong itinakbo ng motor natin, 17,000 kilometer plus. Tapos first time natin ito mga kabugoy magpalit ng spark plug since na nabili natin itong NMAX natin. 1 year mahigit na itong NMAX natin. So, 1 year, magto 2 years na pala ngayong September. Ay, oo, 2 years na siya mga kabugoy ngayong September. Kasi nabili ko to ng 2020, naalala ko pa. So, 1 year na. Ay, 1 year, excuse me, 2 years na to mahigit ang ating NMAX mga kabugoy. So, ngayon pa lang natin siya mapapalitan ng spark plug. So, ang spark plug mga kabugoy, nakalagay kasi sa manual natin na every 6,000 kilometer talaga is advisable ka ng magpalit ng spark plug. Although okay pa naman yung daloy siguro ng kuryente ng ating motor kasi gawa ng one click lang sa starter, nag-i-start na yung motor natin. And then ituturo ko na rin sa inyo mga kabugoy kung paano baklasin or magpalit ng spark plug. Although first time ko rin mga kabugoy ah. Hindi ako nagmamagaling, hindi ako nagmamarunong. So first time ko lang din magpalit ng spark plug ng NMAX ng DIY. So ako lang mismo. Kasi kahit naman nung MIUI pa yung motor ko, M3, ako mismo nagpapalit ng spark plug. So regarding nga pala sa spark plug mga kabugoy, may explanation doon yung mga eksperto pagdating sa mga, sorry, nagkikindi kasi ako eh. According kasi sa mga eksperto, kailangan kasi yung spark plug na ipapalit natin sa ating motor is same spark plug na dapat mong bilhin or same code. Andito yung code ng ating ano, ito ipo-post ko dito mga kabugoy sa ating screen. Yan yung code na dapat hahanapin nyo na spark plug. Huwag kayong mabibili. Meron kasing ibang nagbebenta mga kabugoy ng spark plug. Sinasabi lang nila na okay yan, pasok yan. Pero magkakaiba kasi mga kabugoy yung spark plug ng haba. At saka dun magkakatalo sa haba at saka yung sa tip niya. So, mas maigi na lang mga kabugoy kung ayaw nyong magka-problema.
eh, much better, stock spark plug pa rin yung ipapalit ninyo. Maganda naman yung NJK, tsaka matibay talaga siya. Although may nagsuggest sa akin, mga kabugoy, which is yung kasamahan ko sa club, ang NCP, is nagsuggest sa akin na mag-NJK iridium spark plug daw ako. So meron daw yun available dito sa amin sa Yamaha. So try natin kung meron silang available nun yung iridium. Eh kung wala, doon tayo sa stock. Hopefully meron din silang stock stock na spark plug natin, mga kabugoy. So yun, mga kabugoy, sumahan niyo ako, punta tayo ng Yamaha at bumili tayo ng spark plug. Yun. So yun, mga kabugoy, nakabili na tayo ng spark plug dito sa may Yamaha Belles, kung saan natin binili itong motor natin. Dito natin binili siya ng cash. Wow, cash. So wala sila nung hinahanap din natin na ibang piyesa, mga kabugoy, which is yung stock na center spring tsaka stock na clutch spring. So nagpa-plano kasi ako magpalit ng center spring at clutch spring. Kasi sa mga hindi nakakaalam pala, mga kabugoy, at saka sa mga nagtatanong din pala kung ano yung panggilid na ginagamit ko na pang daily or ano ba yung nakakabit na panggilid sa ating NMAX. So, i-reveal ko na, mga kabugoy. So, ang gamit ko, mga kabugoy, is RS8 na version 4.2 na RS8. Na drive phase lang. Tapos, ang bell natin is tawag na ito, regroup bell by Mickey Maso Speed Tuner. Shoutout, boss Mickey Maso. Naka-regroup tayo na clutch bell. Tapos yung ating clutch assembly is RS8 din. So yun, dineclare ko na sa inyo kung ano yung mga nakakabit. Naka-RS8 po tayo, mga kabugoy, pero naka-tune to for street, kumbaga city drive. Hindi siya naka-tune for racing. Kasi hindi tayo nangangarera. So ang clutch spring ko is 1200, which is yung nakalagay na stock spring doon sa RS8 na clutch assembly. Tapos 1000 RPM na tawag na ito, center spring by Speed Tuner din. So medyo ano ako, although nasa process pa ng break-in tong ating RS8 kasi bago pa lang natin naikabit to. And then tawag na ito, magpapalit tayo ng stock na center spring at stock na bell. So ito, try natin kung ano yung kalalabasan. Kasi tawag na ito, hindi ako satisfied sa arangkada. Kasi ang habol ko lang, mga kabugoy, is yung arangkada. And then doon sa mga previous vlog ko, Diyos ka Lord, tay.
naka straight 9 ako, 9 grams. Okay ako sa arangkada, okay din sa top speed, although hindi naman ako nagta-top speed. Pero na-try ko siya ng top speed na 121 kph. So, init ha, naka-short pa naman ako. Yan nga, babalik natin siya sa stock na mga spring. Pero yun pa rin yung gamit natin. Tingnan natin kung ano ang magiging kalalabasan niya, kung maganda ba or hindi. Let's see, in the middle of the sea. Punta tayo ngayon mga kabugoy sa Yamaha Lapasan, which is dito, marami silang parts dito na sana lang meron silang mga spring para hindi na tayo bibili ng mga aftermarket, kasi mahirap hanapin yung 800 RPM na mga spring na stock. Okay, inabutan tayo ng stoplight. So, yun mga kabugoy, center spring lang yung nabili natin dito. Wala silang stock nung clutch spring. So, sad life. Wala tayong stock na clutch spring. So, maghanap tayo sa ano, tawag na ito, sa ibang tindahan. So, yun mga kabugoy, nakauwi na nga tayo at nakabili na tayo ng ating spark plug, which is yung papalitan nga natin yung ating stock na spark plug. So, ang code nga pala ng spark plug mga kabugoy ng NMAX natin is yung CPR8EA-9. So ito ang talagang stock na code or spark plug ng ating NMAX. So yun na nga mga kabugoy, according kasi sa ano natin, sa manual natin sa ating NMAX, is every 6,000 kilometer na magpapalit na dapat ng tawag nito spark plug. Pero sa atin Pinoy tayo, hanggat tumaandar pa rin yung motor natin, is talagang ginagamit pa rin natin yung old spark plug natin. So, ang tinakbo nga rin pala mga kabugoy ng motor natin is 17,111 na mga kabugoy. So, yun mga kabugoy, tara at ikabit na natin to. At ang unang-unang gagawin nyo lang mga kabugoy is ito nga. Babaklasin nyo lang itong espadang ito. Tapos itong footboard, para magkaroon tayo ng access dun sa spark plug, kung saan yung spark plug natin nandito lang po sa gilid mga kabugoy. So yun mga kabugoy, tara buksan natin. So ito mga kabugoy, tanggalin na natin una dito tayo sa may espada. Tanggal lang, tatlong bolt lang dito sa espada, tatlong bolt na tatanggalin mo mga kabugoy. And that. So ang pagtanggal dito mga kabugoy, hihilain mo lang papunta sa inyo. Huwag na huwag nyo masyadong bibiglain, dahil baka mabitak or maputol yung mga lock na ito mga kabugoy. Yan lang. O yan yan. Yan lang, hila lang. Yun, naririnig nyo yung mga lock tumutunog. Hindi yung taxing dumaan. Yan. Hindi na kasi virgin itong akin mga kabugoy. Ilang beses ko na rin kasi ito tinanggal. Kaya madali na lang. Yan. Tanggal na yung ating espada. So, sa footboard naman, tanggalin lang natin ito mga kabugoy. Sa footboard mga kabugoy, ito lang yung mga tatanggalin nyo. Itong tordilyo at saka itong mga clip bolt dito sa ilalim, sa araro. Tapos itong mga clip din dito.
And syempre ako kasi naka install tayo ng footboard, so medyo matrabaho to. Ilang bolt din tong babaklasin ko para magkaroon ako ng access ng isang bolt dito at isa rin dito, mga kabugoy. So yun, tara, tanggalin natin. So ito, mga kabugoy, natanggalan natin yung footboard. Medyo hindi ko na sinama sa video kasi medyo mapapahaba yung video. So yun, pagkatanggal itong bolt na to, ang tatanggalin mo ito tsaka yan. Tapos yung mga bolt clip dito sa bandang ararod, natanggal ko na. Tsaka yun dito sa may unahan, itong apat na to. So, isa, dalawa, tatlo, apat. Tatanggalin mo rin yan. And pag natanggal mo na to, mga kabugoy, itong parang clip na to na nag tawag nito, dito nakakabit kasi itong harness ng wire natin. So wala, tara, tanggalin natin ito, mga kabugoy. Yan, mga kabugoy, kung mapapansin nyo, nahugot na natin yung ating footboard. So itabi natin ito, mga kabugoy, dito. Tapos dito na natin masisilip yung ating spark plug. Eto pala. So ito, mga kabugoy, kung mapapansin nyo, ito yung natin, hugutin lang natin ito, mga kabugoy. Dahan-dahan lang ang paghugot. Baka iba mahugot nyo. Yung tawag na ito, virgin pa kasi, yun. Yan, spark plug cap, silip-silipin natin. Makinis pa sa makinis. So ayun yung spark plug natin, mga kabugoy. So ang gagamitin natin dyan pang tanggal is yung ating kasama sa yung sa ilalim, kung makikita nyo yung sa ilalim ng upuan, yun nandito, mga kabugoy. Ito yun, pangtanggal ng spark plug. So ipapasok nyo lang sa, mga kabugoy, pasok natin siya ng maayos. Tingnan natin kung sakto ba yung access natin. And then eto, gagamitin natin ito, mga kabugoy, para pangpihit pakaliwa. Okay? Kaya yun, ito ang purpose na ito, mga kabugoy. So yun, mga kabugoy, medyo mahirap talaga pagtanggal ng spark plug, lalong-lalo na kung ang gagamitin nyo, mga kabugoy, is itong maiksi. So kung ako sa inyo, mga kabugoy, kung mag-DIY kayo, gamitan nyo na lang siya ng mahabang star screw or flat screw para at least mahaba yung itong pinakatubo niya. Kasi ang hirap talaga sa sobrang higpit niya at sa sobrang virgin niya, ang hirap talaga hugutin. So ngayon, medyo naluwag-luwagan ko na, napipihit ko na siya. So yun, tanggalin na natin ito, mga kabugoy. So ayun, mga kabugoy, napipihit na natin siya ng kamay. Mahuhugot na natin yung spark plug natin. So ikot-ikot lang ng ikot-ikot ng ikot. Oh. Taran! Yun, mga kabugoy. Kung mapapansin nyo, talagang nangingitim na siya. Although okay pa naman yung pinaka-tip niya, mga kabugoy. Kung makikita nyo, hindi pa siya yung parang pud-pud na. Tapos tawag na ito, yung anlayo na ng agwat, mga kabugoy, nung tip dito sa tawag na ito. Wala ko kasing alam pagdating sa spark plug . So tingnan natin yung bago. Ayan. So kung mapapansin nyo, mga kabugoy, yung nasa gitna, halos konti na lang, didikit na siya dito pag bago. Itong luma, medyo na siya, may gap na talaga siya, mga kabugoy, kung makikita nyo. Tapos yung sunog niya, ewan ko kung maganda ba yung sunog ng ating spark plug. Pero itong spark plug, mga kabugoy, na stock, itatabi ko to. Dadalin ko to every ride namin, or lalagay ko na lang to dito sa motor na to para at least meron tayong extra na spark plug. Kung hopefully naman magiging na to, tawag na ito,
Okay na ulit yung daloy ng kuryente natin gawa ng bago na yung spark plug natin. So ito, just in case lang, emergency, kung may masiraan man or mawala ng kuryente sa ating mga kasama, sana hindi mangyari yon, eh meron tayong extra spark plug na dala. So mapapansin nyo, same sila ng code. Ayan o, CPRAEA 9, ayan o, and JK. So mas maganda mga kabugoy kung sa ano kayo mismo bibili ng spark plug sa Yamaha, at least doon stock talaga yung bibigay nila sa inyo. Kung mag aftermarket kasi kayo mga kabugoy, meron silang basta-basta ibibigay sa inyo na spark plug na sasabihin na oh pwede yan sa NMAX, pero dito sila magkakaiba mga kabugoy. Meron mas mahaba nito, meron din maikli. So beware lang kayo doon mga kabugoy. So yun kabugoy, kabit na natin dito. Ang pagkabit lang din nito mga kabugoy is gamit lang din ulit to. Sasalpak lang natin diyan, tapos iano na natin doon, papasok natin sa loob. So, sige. Pasok natin. So yan mga kabugoy. Ibalik na natin itong spark plug cap sa ating spark plug. Oh. So tingnan natin kung may kakabit pa natin ng maayos ang ating spark plug. Yun. Ayos. Tinitry natin mga kabugoy, paanda rin yung ating motor. Yun no. Andar mga kabugoy. So, ibabalik na natin mga kabugoy yung spada at yung footboard natin. So, yun na nga mga kabugoy. Nakita nyo naman na ibalik na natin yung spada at saka yung footboard. So andito yung spark plug natin na luma. Yun na nga, kung makikita nyo kanina, halos ang layo na ng gap nung tip dito sa may parang ang batawag na ito, payong. So yun mga kabugoy, dito ko na rin siguro tatapusin. And if you like this video mga kabugoy, please don't forget to like, share, and comment down below kung meron kayong gustong ipagawa sa akin or content, at gagawa natin ng paraan para ma-try natin gawa ng content yung mga gusto nyo. So please don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and please follow nyo na rin ako mga kabugoy sa aking Facebook page, Rams Moto Vlog. At syempre, shoutout mga pala mga kabugoy sa mga subscriber natin na bagong pasok sa ating page at sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa mga walang sawang suporta ninyo mga kabugoy. Shoutout sa inyo lahat, shoutout. And yun, stay safe, ride safe, and peace out. And see you on my next vlog mga kabugoy. Peace.